There was 3 days ko the audition. So there will, at first po, there was 500 plus na nag-audition. Doon po sa 500 na yun, na-shortlist po ako sa third day. The third day, na-shortlist po ako pagdating ng third day. Then, medyo challenging po yung pinagawa sa amin since wala pong line. As in, ad-lib ka lang po, bibigyan lang po sila situation sa'yo. You have to act this out, ganyan, out din. Ad-lib ka lang po anong gusto mong line. So, thankfully po, out of those 100 na na-shortlist, nakasama po ako sa Genius News. Pero paano mo nalaman yung ano? Paano mo nalaman na merong opening for the audition? Nag-call po sa akin yung friend ko. I was honestly currently nasa workshop po. Then tumawag po bigla yung friend ko. Sabi, may audition sa Genius News, pwede ka sumama, sabay na tayo. Then, doon yun po may nagsabi sa akin. Andyan din po siya actually. Pero prior to that, ano yung acting experience mo? Multiple workshops, then yun po, yeah. And vlogging, acting po sa pagbablog, ganun po. Yes po, talaga. So, nag-start po yung interest ko, I think, at a very young age. Pero I was more focused on fun and games. Parang ganun lang po ako. So, hindi po muna ako sineryoso nila, mami. Then pagdating ko po sa age na nagmamature na ako, din ko po ulit sa kanila sinabi na gusto ko po talaga nakakapag-focus na po ako, hindi naman po kagaya ng dati. So, yun po, they let me take a shot po then. Thankfully, I'm here po. There's 3 of us po, pero yung ate ko po is Angel na po siya. So, Angel and then me then Bunso po. Yes po. Sa Genius Scenes po, I am Hopper, a normal teenager po na has the ability to teleport from place to place. Ability niya po is to teleport. So, meron po siya goal na hindi ko po pwede i-reveal pero pwede niyo po kabangan yan sa film. Meron po siyang certain goal na gusto niyang ma-achieve using his powers. Pero in a nutshell, what's the film all about? Ano yung premise ng film? Ano po siya? More on fight between humans and gods. Parang ganun po. Real humans po na nag-exist sa capability of our brains. Parang ganun po yung kaming mga may powers. So, ano to? Puro Filipino yung cast members? O meron ding... May international. And how does it feel na parang you're part of something big? Something parang... I'm super excited po nung first ko parang po na nalaman po yung role. Grabe na po agad yung feeling ko kasi it was my first ever film ko po siya nagagawin din. Kasama po yung mga international, super professional po ng mga tao. So at the same time, I was super excited and pressured na I have to keep up with this people na magaling na po talaga sa pag-a-act. Yes po, sa Nerys. Yes, but so medyo advantage ko sa akin. Anong type ng film? Genius Scenes. Ito po, Genius Scenes. Lock-in. Para nakabubble kayo. Before pandemic. Then, naabutan po kami, so medyo na-late po yung production niya. Kaya sa film po, malayo na po yung itsura ko from the film. Opo, super na po. Kaya sabi ko po, baka po sa pagkikita-kita namin sa mga nanonood ng film, hindi na po ako makilala ng mga nanonood. So teka, so 14 ka lang nun? 14, 13 po, ganun. Ang bata mo pa. Opo. So, yung mga nakuha sa cast, puro mga amateur, parang mga newbies, walang mga, wala na yung parang makialang artista? Majority po sa teens, mga new po kami. Pero iba po sa kanila is meron po award-winning po sa, bago po pero award-winning na. Meron po sila. Then sa mga adults po, marami na before pa sila na mga professionals. Meron po American and Italian. Majority po is both. Good sa... English yung movie? Taglish. Yes po. Subtitle. Yes po, subtitle. Ilang kayong Filipino? Siguro po, out of the 50 plus cast, nasa 30 or 40 po kami. Ah, madami din pala. Opo. Sino mga kilala na Filipino?
really bad with names. O mga theater. Opo, I'm really bad with names. Pero, ano po sila sa film? Kami names. Names. Sige. So yung director ko is direct Paolo Bertola po, an Italian director. So yun po yung sa mga Italian na nakasama namin sa to. Pero growing up, sino yung mga artistang local ang parang ina-idolize mo? Katniel, ganyan po. Katniel. Star Magic or Star Magic or Sparta? Nasa Star Hunt po ako currently. Ah, Star Hunt. Boy band ka rin, hindi naman. If ever po na mabigyan po nila ako ng opportunity to join a boy band, okay lang naman po sa akin. Pero ano yung focus mo yun? Acting? Kasi hindi na nag-perform ka kanina, ano to? More on acting po yung ini-improve po for the past few years. Pero currently, habang four guestings po ng Genius Teens, dancing po ang na-improve. Oh, wow. Multi, ano ha, talented. Star, permanent. Yes po, may contract. Okay. Sa family niyo ba merong ano, meron ding artista or si daddy po, ayaw niya po talaga pinapawenta, pero before he was nag-showbiz po siya before nung kabataan niya pa po. Anong screen name? Baka Alvin Magtalas. Alvin Magtalas. Action, drama. Pero isang one time ako si Dad naka-join din. After that po, hindi na po siya nakapag-ano. Yung role niya po din, ayaw niya nga po kinabwente yung role. Pero balikan ko lang yung Katniel. Bakit Katniel ang gusto mo? Siguro po, kasi si Ate Katniel is from Nueva Ecija. So, lagi po pag-uusapan na pero nga po, parang pride po ng Nueva Ecija. Okay. Si Peta niya naman po, super fan po talaga ako ng mga songs niya, mga songs niya. Yes po, kaya po kanina. Then, yung mga songs po niya, sabi ko nga po, doon ko po first na experience yung Kiligan since I've been single since birth. Doon ko po na experience. Okay lang yun, 16 ka pa lang. 16. Baby ka. Baby ka. Kung may mga future projects ka na, mga lineup? Meron po kami shoot na film, tawag po is Tahanan ng Mga Pangarap. Okay. Indie film to? Yes po, hopefully for soon may ma-release na po siya. Sino ang director? Si Derek Paul po, last name. Derek Paul. Derek Paul. Then si, kasama po namin si Derek Liberason. Tahanan ng Mga Pangarap. More drama po siya, more on drama. Sino mga kasama mo? Liberason po, isa sa mga kilala. Okay, mabuti, nagbalik na. Opo. Sino nag-produce? Yun din po, same producer. Same producer. Yes. Kumusta yung director na? He was very professional po. Hindi man po siya na, nakarating niya po sa Tagalog, so hindi naman po gano'n. Hindi man lang English, ha? Tagalog agad. Yes, nakapagsalita po yung some English, then naiintindihan niya naman po yung Tagalog. Sometimes lang po medyo nahihirapan siya. So, English na po namin siya kinakausap. So, ano pinakamahirap na ginawa mo sa Choose? Yung isang scene po kasi, I had the scene na I had to fall out of the fourth floor of the building. So, wala po kasi kami harness. So, ano lang yung nasa ilalim? May ano? May mattress lang po, pero dinaya po siya. Ang ginawa po is hawak-hawak lang po yung tao ni Daddy. Doon naka, yung parang half my body is floating doon po sa fourth floor ng building na yun. Kasi si Daddy talaga para stage may tiwala, that, saka may tiwala lang po ni Daddy. So, ayun. After po nun, para dayain na lang. Pumunta po kayo first floor, doon po ako tumalon to the mattress. Hindi naman po fourth floor. Otherwise, wala ka dito man. Wala na po ako. Pero bakit gusto mo mag-artista? Siguro po, hindi mo nakasabihin. Mayaman ka na. Na-inspired po ako ng mga YouTubers
na doon po kasi ako una na ano, yung panonood po ng YouTube vloggers. So, sinasabi ko na meron ka sa sariling YouTube ano channel. Yes po, may YouTube channel po ako. So, Beaver Magtalas. Ernest Beaver Magtalas. So, anong year ka na? 16, 11, isa pa sa Grade 11. Yes, pa, senior. Opo. At ang ROTC, aabutin mo. Aabutin mo pa. Kaya nga po eh. So, going back. Yun nga, bakit yung gusto mong galing star? Ano po, yun nga po, na-inspire po ako ng mga vloggers na napapanood ko ng bata ako. Na para pong, they bring so much joy po to the people. And I want to be like them. I want to be able to give joy kahit po sa maliit na paraan lang, even though na hindi ko sila kilala directly. So, din po, after that, nag-starting po ako mag-vlog na kahit grade 4 po, nag-vlog na ako. And in-edit ko po yung sarili kong videos. Pero wala po kasi password ng account ko. So, kaya I had to make a new YouTube channel. Alright. Yung nangyari. So, kumikita na rin yun? Yes po, kumikita naman ako. Anong content mo? Nagpapa-challenge po ako. Ang pinaka-viral ko po na challenge is Hanap Hako Challenge. Mm-hmm. Yung Hanap Hako Challenge po. Kakuha po kami ng random stranger. Tapos, tatanungin po namin shoppers for their permission if pwede po ba sila ma-record them. If willing po sila, try the challenge. So, bibigyan po namin sila 1 minute or 30 seconds na kumuha po from anything, kahit ano po doon sa shop na yun, for daily necessities. Nung ginawa po kasi namin to was quarantine. So, our main goal po was to be able to help po and makapaggawa po ng vlogs, of course. So, yun po. Kumuha po sila ng gamit, then kaya po yung magpipay after that. Yun po. So, everything in 1 minute? Opo, everything. Pagka naman po, konti lang yung nakuha nila. Ano po kami, 10 seconds, 30 seconds. So, makina po yung price? May price ba sa'yo? Yun po yung price nila, yung nahakot po nila. Ah, yun. Yung business? Hindi po. Talagang nagpapaarap na po kami sa shop na yun if pwede ba kami mag-vlog din. Willing na pa po sila. Mahilig ka rin mag-direct dahil mahilig ka sa mga YouTube. Mahilig ka rin mag-direct. I'm planning to take out a course po close to showbiz po, so possibly po. Pero hindi filmmaking? Hindi po siguro, pero possible. Parang possible po. Yes po, ganun.